Nandito na naman po tayo, ha? Attorney Tam, dito ngayon sa ano, sa isang beach dito sa Subic. Ha? Tanyo naman, ang ganda, di ba? Oh. Nasa beach ako pero walang beach dito. Ako lang. Birthday kasi ng anak ko lang anak ko. So ayun yung mag-ina ko. Ayun oh, makikita nyo. Ganda yung ganda ng lugar, eh, di ba? Oh. Oh. Ba? Ganda, di ba? Okay, ngayon. Bakit ito ang topic ng vlog natin? Okay? Attorney, alam na namin yan eh. O di, ikaw na, alam mo na lahat. Kasi nga, marami nagtatanong, Attorney, magkano ang bail? Magkano ba bail? Lalo na yung sa sugal. O, yung sa mga sugal-sugal, yung mga illegal gambling. O, yan ha. So, sasagutin na natin ngayon, magkano ba talaga ang piyansa? Oh, kasi yan ang laging tanong sa akin eh. Ayun, may nagre-request sa Tori, bakit hindi mo ipakita yung ano mo, beach body mo? Ayoko kong ipakita yung beach body ko. Ha? Baka makita pa niyo yung beach body ko eh. Gusto ko ganito yung itim para parang ako lang si ano, si Dusit, yung sa ano, hometown cha-cha. No, ang computation kasi ng bail, nakabase sa pangalan mo yan. May computation niya, mahirap ang pagkocompute niyan. Kami-kami lang mga abogado na nakakaalam. Kumare, pangalan mo, Dante. Koleman letters. D-A-N-T-E. Ngayon, tingnan mo kung anong age mo. Wari, 20 years old si Dante. Okay. So, E, pang lima yan, di ba? Times 20 mo, di ba? Ipe-flames mo ngayon yan. To the nth power. Okay, sa totoo lang kasi, hindi ko talaga alam. Di ko alam, syempre eh. Ang daming kaso eh. Oh. Okay, sasabihin mo, Tony, wala ka pala, di mo pala alam eh. O di, ikaw alam mo. Oh. Di mo rin pala alam eh. Alam mo. O di, ikaw na magaling, ikaw na may kaso, mag-bail ka na. Hindi ko nga alam, kasi nakadepende sa kaso yan. O, may competition yan, halimbawa. O, paano kung halimbawa, marami nagtatanong sa akin, Tony, magkano piyansa ng ano? Yung sugal. Ba, ano sugal ba yan? Kara Cruz lang ba yan? O baka mamaya, wedding yan. O, di ba? Ikaw ba yung nagpapataya? O, tumataya ka lang? Iba-iba yan. Iba-iba yan, ha? Hindi pare-pareho. At Orly, magkano, ano, piyansa ng qualified tip? Eh, depende sa amount kung magkano yung ninakaw mo. O, di ba? Hindi pare-pareho. Nagdakaw ka ng, ano, pinasukan ng qualified tip na 5,000. Sa tingin mo, pareho rin yun sa, ano, sa 1 million. O, di, syempre, magkaiba. O, di ba? Kaya, ito, sasabihin ko na sa inyo, huwag niyong itanong sa akin kung magkano. Okay? Instead, ang ituturo ko sa iyo kung paano mo malalaman. Okay? Kaya tatanungin mo ako, Tori, magkano? Hindi ko malalaman kung magkano. Pero tuturuan kita kung paano mo malalaman kung magkano yung bail. Ha? At Tori, magkano yung bail ng Nobel? Nobel? Congratulations, walang bail. O, di ba? Kasi kahit pag Wikipedia ka, hindi mo malalaman kung magkano yung piyansa mo. Ha? Ang gagawin mo, like kong sinasabi, okay? Alamin mo yung branch ng korte. Okay, kung saan napunta yung kaso. Attorney, paano namin malalaman kung saan yung branch? Pa? Grabe ka. Assume natin, let's assume na alam nyo na kung anong branch. Okay? Hindi nyo lang alam kung magkano. So, ang gagawin nyo, alamin mo yung branch, dun mo itatanong. Ah, kasi hindi naman ako yung branch. Attorney, anong branch yan? Maraming branch kasi yan. Meron tayong Fairview branch. Meron tayong SM Santa Mesa branch. Yung branch sa korte, branch 1, branch 2, branch 3, ganun. Paalamin mo kung anong branch. Kumari, nalaman mo na. Attorney, nasa branch 1 daw eh. May warrant na raw. O, yun. Huwag ako yung puntahan mo. Diba? Huwag ako yung tanungin mo sa ano. Kasi iba ang ginagawa, maghahanap sa Facebook, magkano ang piyansa. Hindi. Mas sigurado, puntahan nyo sa korte. Okay, dun sa korte, dun kayo magpa-follow up. Nung wala pang pandemic, pupunta kayo, kumara, sa Quezon City. Oh, punta ka lang sa Quezon City, Hall of Justice. Oh, pag sinabing branch 1, walang branch 1 sa Quezon City, kunyari lang. Oh, tanong mo sa guard, kuya, asan ba yung branch 1 dito? Oh, sasabihin ng guard, oh, nasa second floor, kunyari lang. Ha? Punta ka na second floor, oh, di tanong mo dun. Tanong mo na ron, punta ka ng staff room, di ba? Hanapin mo doon yung, maghanap ka ng kahit sinong
katok ka, hanap ka ng kahit sinong staff doon. Oh, huwag mo hanapin yung maganda ron. Baka mayari ka ng asawa mo. O kunyari, nahanap mo yung magandang staff. Ma'am, ano ba number mo? Huwag mo itanong yung number. Itanong mo yung amount of pain. Puro kalokohan eh. Okay? Oh, nung wala kang pandemic, ganun. Oh, this, anong kaso po? Sasabihin sa'yo, oh, yung kaso po ni People versus People of the Philippines versus Dante de la Cruz. O, di, hanapin nila kayo yun doon. Ay, ang ano nito, ang bail nito, ganyan. 50,000, 70,000, sasabihin nila sa'yo. Sabihin mo yung kaso. Okay, dahil pandemic na, ha? O, eto na hindi nagpapapasok sa korte, sarado eh. O, huwag kayong magalala. Relax! Okay. Ang gawin ninyo, punta kayo doon sa, ano, sa guard. Magtanong kayo sa guard. Sa Quezon City, mabait ang mga guard dyan. Tanong ninyo, kuya, saan namin makikita yung ano, yung email ad ng Branch 1? O, ano yung contact details ng Branch 1, kuya? Pag nakita nyo doon sa Quezon City, nakapaskil na ron. Alam ko sa lahat ng mga Hall of Justice, nakapaskil naman eh. Yung mga email address at saka yung mga contact number ng mga korte. Para makapag-follow up kayo. Oh, ganun ang diskarte doon. Kunin nyo, ilista nyo, oh, picturean ninyo sa cellphone ninyo. Oh, di ba? Para makuha ninyo. O, attorney, pag nakuha namin, anong gagawin na namin doon? Pag nakuha na ninyo, pwede nyo na silang i-text me. Seryoso? Yeah. I-text nyo na talaga sila kasi sa kanila kayo magpa-follow up. Oh, huwag nyo hanapin si Attorney Tam. Magkano kaya piyansa nung kaso ko? Tara, message ko si Attorney Tam. Hindi ko masasagot. Ang ituturo ko sa'yo, eto. Tuturo ko sa'yo kung paano mag-follow up. Alamin mo yung ano, contact details, yung email ad ng court. Mag-email ka na agad. Ma'am, ako po yung asawa ni ganyan. Ma'am, ako po yung accused. Mag-email kayo. O, text ninyo. Ako po yung accused, si Dante de la Cruz. Ako po yung asawa ni Dante. Ako po si Jello. O, di ba? Basta, magpakilala kayo. Ma'am, gusto po namin malaman yung bail. Magkano ba yung bail ni Dante? Para makapag-bail po kami. Tsaka, ano po yung mga requirements ninyo? O, bukod dun sa mga binablog ko, baka kasi may mga iba-ibang court na iba-iba yung nire-require. Hindi isa iba. Aside from dun sa mga sinasabi ko, minsan may mga dagdag eh. So, tanong nyo na rin para sigurado. Tapos, syempre, yun nga, tanong nyo kung magkano para malaman ninyo. Huwag nyo hanapin si Atty. Tam. Si Atty. Tam, tatanungin ko. Hindi ko ho kayo masasagot. O, ito rin na sasabihin ko sa inyo. Ha? Hanapin nyo yung korte, mag-follow up kayo dun. Pag sinabi ko mag-follow up, eto. Follow up ninyo, tawagan ninyo yung korte. Okay? So, inabot na ako ng dilim dito, ha? Sa tabing dagat. Pero doon pa rin yung ano ko, yung family. Okay? Pinagbigyan lang ako mag-vlog. Okay? Mag-enjoy na ako doon. Pero eto na, magkano ba ang bail attorney? Okay? Ang sasabihin ko sa iyo lagi, hindi ko alam kung magkano, i-follow up mo sa korte. Ito ang paraan. Kunin mo yung ano. Kunin mo yung contact details, email ad ng court. Tawagan mo. Okay? So I hope nakatulong ako sa inyo para alam niyo na kung gagawin. Huwag ako hanapin niyo pagka gusto niyo malaman yung amount ng bail. Ang alamin niyo kung paano niyo makakausap yung staff doon sa korte. Okay? Para maitanong niyo, ma-follow up niyo. Kasi may mga case number pa 'yan. Oh, di ba? Depende pa kung available na yung files niya, baka hindi pa nararaffle doon. So mag-follow up kayo para malaman niyo. Oh. Okay? Para malaman niyo kung no bail. O, di ba? O kaya, may mga kasong maliliit lang, wala naman palang nire-require na bail. Kailangan mo lang mag-attend ng hearing. O, di ba? May mga ganun. Kaya kailangan yung mag-follow up. Okay? So, God bless mo, ha? Mag-ingat. God bless. Ciao! Nice one, bro. Kailangan sila.